Ako si Marco Wangco, nakumpo si Marco Wangco na dating kinatawan ng Quinto Distrito ng Pangasinan. Magandang umaga, Barangay Pugon Lomboy, Barangay Mabini, Barangay Torres Bugalyon, Barangay Burgos, Barangay Zamora, Barangay Calvo, Barangay Maravilla Arellano Extension. Nandito po ako ngayong umaga para magpakilala. Aplikante po ako sa inyo kasi ang may kapangyarihan magpaupo ng isang congressman ay ang taong bayan. Gusto ko pong ipakilala ang aking sarili. Wala po akong kapangyarihan na gawin na ako maging congressman kung hindi nyo po gugustuhin. Kaya humihingi po ako ng tulong ninyo ngayong umagang ito. Tatlong termino ako naglingkod bilang kongresista ng Quinto Distrito mula 2001 hanggang 2010. Dahil napusuan po ako ng tao sa aking magandang serbisyo sa kanila. Malaki ang lawak ng aking karanasan at kaalaman tungkol sa pagiging isang kongresista. At mas malalim po ang aking mahuhugutan na dulong sa paggawa ng mabuting trabaho bilang isang kinatawan ninyo. Ihahandog ko ang sarili ko sa inyo bilang alternatibo na pwede nyo pong piliin sa pagkakumpan ng isang. Sa pagiging ordinaryong tao, sa akin pong palagay, mas malawak ang aking karanasan pagdating po sa hugot ng eksperyensya at karanasan sa buhay at sa serbisyo publiko. Mas malalim po ang aking hugutin. Gusto ko pong gamitin ang buong karanasan ng buhay ko na iambag sa aking distrito, sa aking probinsya. So yan po ang aking curriculum vitae na ipipresenta sa inyo dahil ako po ay nag-a-apply ng trabaho sa inyo bilang inyong kinatawan. Dahil kayo lang ang may kapangyarihan maglukluk sa amin sa pwesto. Wala po kaming kapangyarihan dyan. Namin yung pagsusumpo ng baha, yung mga permanenteng solusyon sa pagbabaha. Tingnan nyo po ang Barangay Piyas sa Villasis na dati po pag-umulan ng konti, lagpas tao po ang tubig. Parang palangganan po yun na walang labasan ng tubig. Apat na buwan ng tubig, lagpas tao ang tagal bago bumaba. Pinag-aralan ng grupo ng aking privado mga engineer ang sitwasyon at nag-plan po kami ng maganda na implementa ng maganda ang isang underground drainage system. At ngayon, ang Piyas, dekada na hindi na po bumabaha. Alam ko sa mga taron, may mga lugar dito na grabe ang baha. Ano ba naman dalhin ko dito ang aking kaalaman sa pag-solve sa baha dito po sa bayan ninyo ng mga taron? Yung mga barangay roads na palapad po namin, yung mga highways
napalapad po namin. So ang pinakamagandang highway ngayon sa buong probinsya ng Pangasinan ay ang MacArthur Highway na sakop ng aking distrito. Bakit po gumanda yon? Kasi naglakas loob po tayo. Doon po pinalapad namin ang MacArthur Highway at gumaya na ang lahat ng ibang probinsya ng Pilipinas pagkatapos namin napalaparan yan. Yung pong paglapad ng kalsada, ang aming lugar ay naging matamis sa mata ng namumuhunan. Kaya doon sila bumibili ng lupa, doon sila nagtatayo ng negosyo. Doon nagkakaroon ng trabaho. Yung bayan ng Villasis, linagyan po namin ng bypass road na eskwalado sa original MacArthur Highway. Yun ay naging padron ng bayan para naging bloke-bloke ang mga kalsada diretso para maging isang modernong komunidad. Ganon din po ang ginawa namin sa Urdaneta City. Tapos linagyan po namin ng bypass road, ang bayan ng Villasis at yung syudad ng Urdaneta. 30 meters po ang lapad. 6 lanes. May dalawang sidewalk na tiglilimang metro ang lapad. Kaya ngayon, yung halaga ng lupa doon sa tabi ng mga ginawa naming kalsadang na yan, dati po yung mga magsasaka doon na isang kahig, isang tuka, naging libo-libo piso na ang halaga ng kanilang lupa. Tumaas. So, marami po dyan na nagbenta ng kapraso, naging milyonaryo, may puhunan na sila na invest sa mga gusto nilang gawing negosyo. So, naging mas maginhawa po ang buhay doon. Kung kaya nagkaroon kami sa Quinto Distrito ng isang industrial commercial corridor kung saan ang daming namumuhunan, bumibili ng lupa, nagpapatayo ng pabrika, negosyo, processing plant, kaya doon nagkakaroon ng trabaho. Mahalaga po ang trabaho. Yun po ang pinaka long term na ayuda na may bibigay sa tao. Yung ganda ng infrastruktura para maging matamis sa mata ng namumuhunan ang isang lugar para doon mag-invest ang tao para doon magkaroon ng maraming trabaho. Ganun po yung prinsipyo niyan. Economic zone sa Lingayen. Bigay po ng ating dating presidente, Fidel Ramos. Dekada nang nakatenga, walang ganyan nagagawa. Bakit? Ang inatupag po doon sa ating 200 hectares na economic zone sa Lingayen, ginawa pong golf course. Wala naman naglalaro. Dapat po ang makinabang dyan ay ang lahat ng taga-Pangasinan. Tama ba po? Gusto nyo ba pong ipaglaban namin yan? Dati, nasa top 10 tayo sa economics. Pero ngayon, malaki ang ating land area, daming populasyon ng Pangasinan, pero wala na tayo sa top 10 sa kahit anong sukat. Ano ang nangyayari sa ating probinsya? Nakulelat na. Below top 10 na tayo kasi natenga na ang development ng Pangasinan. Ako po ay naniniwala na ang kayamanan
na binigay ng Panginoon sa atin dito sa probinsya ng Pangasinan, ang ating natural resources. Eh sabi ko, pare, nagtatanim na lang ako ng mangga, atis, at saka sampalok. Eh relax na ako dito, ayaw ko na yung politika. Eh sabi niya, sino pang lalaban sa kanila para ipagtanggol ang ating probinsya kung hindi tayo rin? Kaya ako pumayag na lumipat dito sa Lingayen at ipaglaban ang pagka-congressman ng Distrito 2. Dahil mahal ko po ang ating probinsya, kahit na tumatanda na ako, gusto ko po ito ang huling gagawin ko para sa ating mga mamamayan sa Pangasinan. Sana po itong konting ambag namin ay makapagpagaan ng ating sitwasyon ngayon, kahit konti lang dito po sa inyong lahat. Sana po tulungan nyo kami itong hatid namin na ayuda sa inyo ngayong umaga. Sana kahit papano makapagbawas sa kahirapan nararamdaman nating lahat. Marami po akong idea na dapat gawin para patamisin ang ating distrito sa mata ng mga namumuhunan, para dito rin sila sa second district mag-invest at magtayo ng negosyo at industriya para magkaroon tayo ng maraming trabaho dito sa Distrito 2. Malapit na kaming dumating sa lugar ninyo. Hindi ko po ito titigilan hanggang di matapos ang lahat na 231 barangays at lahat ng sityo ng aking distrito. That's it, guys. That's the end of my day. 6 days a week from 5:30 a.m. to 6:30 or 7 p.m. every day until I get this done. Until I finish all the 231 barangays of my district. Okay, opli minsan dito, matutulog na ako. Good night.